So, eto guys, ito yung alaga nilang hito rito sa kanilang farm. Bali, ilang days na po ito, sir? Linggo noon, 7 days na amin ito. Ayun. Maliliit noon, mas maliit pa sa ano to, sigarilyo. Ayan po, bali 7 days, sir? 7 days sa amin. Oo, 7 days na po sa kanila. Ang size ayan noon is mas maliit pa sa sigarilyo. Ayun, nung kinuha nila, maliliit pa lang po ito, mas maliit pa sa sigarilyo yung ano, yung sizes nila. Tapos ito, bali 5,000 na pieces po ito. Ayan, oh, napakarami, oh. So, napakagandang tignan. Parang kunito, napakagandang stress reliever din po ngayong panahon ng pandemya. Dahil pagka nagpapakain ka, ang gandang tignan po, oh. Bali, African hito po ito. Kung tinatanong po natin kung saan galing yung bini, nabili po ni Sir Tom dun sa ano po ito, sa Ramon. Sabalit, parang gusto kong balikan Ramon yung Isabela. Binenta po ni Sir Mel Domingo. Ayun. So kung gusto niyo rin na ano, mag-alaga ng ganito, pwede kayong mag-message para may turo din namin kung saan po kayo kukuha ng binhi. Pero by schedule din po yung pag-aano ng binhi dahil naubusan din po doon. Ngayon sir, meron kayong ano binhi ngayon doon? Ng hito? Kaya ko baka nakuha na rin. Ayun. Kaya alam, baka may kilala si Sir Mel na ano, na nagpro-produce din ng ano sir, binhi. Nagpo-produce siya. Tapos may, baka may kakilala siya na nagbebenta rin. Mm-hmm. Ayan. Eto po guys, tignan po natin, i-close up po natin para makita nyo yung ano nila. Napakaganda oh. Malalaki na kagad oh. Tapos ang pinapakain dito, pure lipids po. Hindi po ito pinapakain ng ano ba yung pinapakain nila? Chicken entrails. Oo, yung mga chicken entrails, wala po. Dahil base dun sa mga experience ng mga nag-aalaga, kapag ka pinapakain mo nga ng ano, bituka ng manok o ano, medyo mas malansa po yung amoy. Ito ang pinapakain po dito, purely na feeds. Commercial feeds. Oo, commercial feeds. Bale, yan po, pinapakain. Ito po. That is what you call starter feeds. Ito po yung starter feeds po. Readily available naman po sa market. Marami pong ano ito. Hmm. Kaya hindi po problema yung kanito pagbibilhan. Ayan po. Yung sa mga feed supply, nandun po. Anong pangalan nito, sir? Starter lang. China ito. Chinese Prada. Meron tayong nabibili sa Tate, may nabibili dyan sa San Miguel. Opo. Ayan, tingnan nyo. Bali ito, itong size nung pan nila. Ito circular tank kasi. Oo, bari circular. Tilapia ito. Dati nakadesign po sa tilapia. So, balit, habang hindi pa nakaka-prepare yung malaking pan, dito muna alagaan ng mga 1 month. Oo. 1 month. Aalagaan muna rito ng 1 month and then pagka ano, ililipat po dun sa ano na, sa mas maluwang na pan. Dun sa lupa. Mas magandang alagaan muna rito para masubaybayan mo po na ano, mas maliit yung space. Oh, dami oh dito no. Nakakatuwa eh. Ganda sir, ano, napakaganda nila oh. Kapag busog na sila, mm-hmm, makikita ka may nahihiga din dyan. Ay, sa gilid na umiga. Ay, ganun sir? Oo. Naka-floating lang sila? Hindi, doon na sa... Doon sa baba? Sa baba na. Sa bottom. Oo. Hihiga. Parang akala mo patay. Doon sa bed na, oh. Ay, ganun. Ayan, napaka... 5,000 pieces po ito.
Binili po ito. Magkano pang bili niyo ito? 3 pesos ang isang pidaso. Ayun, 3 pesos po ang bili ng isang piraso dyan. Napakaganda. Napakadaling lumaki, oh. Kasi nung diniliver po ito, ang liliit pa lang. Ngayon, malalaki na po sila, oh. Sa kakon dito kasi, always fresh yung tubig. So, meron ka, makita mo yung aerator na yan. Opo. So, yan guys. Kapag tinagalan namin yung tubig, kahit wala na yung aerator, pinabawasan namin ng tubig araw-araw bago yung tubig na pumapasok. Oo. Kailangan din, naka-aerator pa lang ito kasi maliliit pa lang. Ito. Panoorin natin, guys. Ito, napakaganda. So, naging ngayon sa panahon ng pandemya, naging trend po ito kasi dahil ito lang yung pwede nating simulan ng mga negosyo sa farm. Ayan po. Nakita mo, pag kukunti na yung kumakain, ibig sabihin, busog na yung busog iba. Busog na, opo. Ay, ganun. Kaya yung mga iba naman na hindi pa nakakain, pupunta. Kaya nakukontrol mo yung pagkain. Kontrolado lang. Hindi naman siya nasikas yung sumakmal sa mga tubig. Yan. Pwede lang ihinto. So, nakikita mo rin kung busog na sila, sir. Oo, nakokontrol kasi yung pagkain nila. Sayang din naman yung hindi nila makain na since na isasabog natin. Opo. So, nandito sila sa gilid. Oh. Napakarami dito. Oh. Nandiyan sila. Oh. Yung mga kon na yan, maliliit na hito. Napapansin nyo din may mga mortality, sir? O ano? Oo, meron din. Lalo na nung kwan bago silang dumating, bago nung bagong dating. Opo. Kasi manibago siguro sila, tapos may mahihina. Pero sa ngayon, yung last 3 days, meron pa rin kwan lumutang na dalawa. Limited lang po yung mortality rito. Kumbaga, mas ano yung ano nila, mas okay matatagbo ito. Nila. Oo. Hindi mainit yung tubig. Oo. Malinis yung tubig. Ayun nga, pumunta sila sa gilid daw doon sa mga may lilim, oh. Kaya nalagyan dito namin sila, ng Kaya napapansin niyo may net po rito, net, parang shade po sa araw ito. Oh, ayan. Tapos na nilalim yung tubig para Ayan, kaibigan. Guys, napakaganda po. Pagka medyo maluwang po yung ating yung backyard po natin, pwede tayong magpatayo ng ganito. O kahit na wala tayong concrete pan, pwede po rin po ito. Pwede tayong mag-alaga sa tarpaulin. Oo. Pwede rin sa tarpaulin. Yung mga black canvas, pwede po 'yon, yung mga tolda. Pwedeng gumawa po doon. So, ito guys, napakaganda oh. Ayan. Ayan po, ito yung alaga nila dito sa MRD Integrated Farm. So, matatagpuan po ito sa Minanti Uno, Cagayan City, Isabela. Pagmamayari po nila Sir Tom Fernandez. By the way, guys, si Sir Tom Fernandez ay retiree ng DAR. Ayan po, Department of Agrarian Reform. Si Sir Tom at eto naman po ngayon yung pinagkakabalahan niya. Yung pag-aalaga po ng iba't ibang alagain dito sa kanyang integrated farm. Pero ito minamanage po yung anak niya, si Sir Dennis Fernandez. Siya na po ang po rito. Nagmamanage sa lahat-lahat po rito. Katuwang lang po si Sir Tom Fernandez.